Viral ngayon sa social media ang isang sikat na food blogger na si Lane Bernardo matapos magbigay ng kanyang honest review sa naturang kainan. Kung malayo man ang bahay niyo rito, huwag na lang kayong dumayo, magluto na lang kayo sa bahay niyo. Yan ang kanyang sinabi sa kanyang mga taga-subaybay matapos hindi siya masatisfied sa kanyang dinayong kainan na eat all you can sa halagang 85 pesos. Narito ang kanyang viral video na inula na ngayon ng samot-saring reaksyon. Halina't sabay-sabay nating panoorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sumaya kami, tikman na itong 85 pesos lang eat all you can healthy breakfast na. Alamin natin kung sulit ba or madidismaya ka lang. Dito lang to sa may 301. Shaw Boulevard, Corner Guerrero Street, Mandaluyong City. Ito yung Emrys Bulaluhan ng Tapsihan na sobrang pinagkakaguluhan ngayon at talagang pinipilahan ng pagkahaba-haba dahil nga sa nag-viral na napakamurang breakfast buffet nila. Kaya alamin natin kung sulit ba talaga dahil alas 6 pa lang ng umaga daw may mga nakapila na dito at yung iba galing pa sa malalayong lugar. Good morning po sa inyo lahat. Pwede na pong pumasok pero sa isang pagkakataon nakalim niya pa rin. Okay po, pwede na pong pumasok. Nag-o-open sila ng 8 a.m. up to 10 a.m. at kakabago lang nila ng schedule nila Monday to Friday na lang daw mula ng Saturday at Sunday kasi sakto nung pagdating namin Sunday yun. At ito na nga nagsisimula na yung buffet pero grabe pa rin yung pila hanggang dulo yan guys ha. Paano ba naman kasi 85 pesos lang makakapag eat all you can ka na. Medyo bitin lang yung food dahil kasi hindi ito yung mga nakita ko sa mga vlogs. So technically parang yung hinain nila sa amin apat na klase lang. May tuyo, tilapia, okra, talong, at ayan tuyo ulit, tilapia. Then ito na yung mga on the side sila na ensalada, bagoong, kalamansi, at sili. Then syempre may charge din sila na 150 pesos para sa may mga leftover. Honestly, hindi lang ako naging masaya sa experience ko dahil expected ko kahit walang longganisa at egg for today. Dahil sabi nga nila every other day sila nagpapalit, sana man lang kahit similar ng konti dun sa longganisa at egg. Para fair din naman sa mga galing pa sa malalayong lugar. Ano to, hulaan ng araw, tsambahan, bato ba topic yarn, charot. So dapat pagpupunta ka dito malakas ka magdasal dahil hindi fair or same yung sinaserve nila sa bawat araw. Sayang lang, walang longganisa. Yun yung habol ni Carter. Isda. Isda at gulay. Ooh, parang bulalo. Cute pa ng lalagyan nila, oh. Mini kaldero. Pwede na, para sa 85 pesos. Dapat malapit lang yung bahay mo. Kasi kung malayo, wag na. Luto ka na lang sa bahay, di ba? Dinayin niyo pa, Fairview kayo ah. Habol ko dito yung longganisa sana eh. Kaya lang wala eh. Kahit isang meat lang sana. Pwede na kung malapit ka lang. Pero kung malayo, kahit wag lang. Si Carter, puro isda. In fairness, yung soup nila masarap. Parang bulalo. Second round. Syempre sa tilapia tayo. Carter, syempre puro isda din. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Ang daming tao. Yung iba alas 6 pa lang nandito na. At ang haba pa ng tila sa labas. Ang lalaki ng tilapia nila. In fairness, pero every other day daw, nag-change sila ng menu nila. So ngayon, ang pinaka-nagustuhan lang namin is yung tilapia. Pwede na 85 pesos kung makailang kuha ka ng tilapia. Sulit na rin eh, diba? Kung malapit ka lang, why not? Pero kung malayo ka, kahit magluto ka na lang sa bahay. So tara na kasi mahaba pa yung pila sa labas. Para next batch naman. Haba pa rin na pila. So overall, for experience na lang din, hindi na siya para balikan ko or i-recommend ko. So yun lang guys, share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, paki-like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!